Well, vlog natin ngayon is about yung history. A little bit history of the Jordan brand, yung sapatos. So alam naman natin na nung bago pa pumasok yung aking idol na si Michael Jordan sa NBA, which is nung 1984. Naghahanap na daw ito. May pelikula nga ito eh, so baka hindi ko mapanood sa sine, ganda ng trailer, kasi wala pang libre sine. Alam naman natin mahal ang sine ngayon, so nanood muna ako ng trailer. Maganda yung title era na si Ben Affleck ata ang director nito kasama si Chris Tucker. So yun yung history ng pag-recruit kay Jordan, yung pag-recruit ng Nike kay Jordan para si Jordan yung maging yun na siya yung mag-evolve yung isang sapatos sa kanya. In doubt pa nga si Phil Knight eh, yung founder ng Nike, kasi rookie. Ano ba napatunayan ng rookie? Eh, hindi pa yung nakakarating sa NBA court, di ba? Yung nag-design pala nung iconic na Jordan logo at yung Jordan 1 na meron akong imitation na sapatos eh si Peter Moore. Okay? Tsaka si... Sino to? Si Tinder Hatefield yung designer nung Jordan 3 to 15. And then si Vashti Kola yung female designer ng Jordan brand nung 2010. Siguro si Vashti Kola na yung naga-design ng mga retro. Si Ali May, babae, yung nag-design ng Jordan 2. So yun yung mga brief history natin ng Jordan brand. Kaso kasi mahal yung Jordan brand, kaya minsan lang ako magpabili. One of the still most sought after sneakers, kahit na retired na yung player na inaano nung Jordan brand. 20 years nang retired, magto 20 years na sa April 16. Diba? Last game kasi ni MJ is April 16, 2003. So, magto 20 years na siyang retire. Pero yung sapatos niya, relevant pa rin. Dapat, nag-retire na yung player, hindi na dapat binibili yung Jordan brand. Pero, baliktad ang nangyayari. So, yun na yung brief history natin sa Jordan brand. So, yun lang po.